si Pangulong Duterte daw nababagot bayan sa medyo mabagal na pag-usad ng mga proyekto niya sa build. Tulad ng mga kalsada, mga tulay. Kaya nagkakatrapik-trapik. Ang solusyon bayan, ang Kongreso, ang Committee on Flagship Programs and Projects, inaprubahan na po ang isang banukalang batas na magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulong Duterte na paspasan ang mga proyekto. Ibig sabihin, pag sinabi ng Presidente, tapusin yan, tapusin. Mga proyekto na maski hindi na dumaan sa bidding para matapos lang, yung mga right of way, yung mga maniningil, pwede mo nang sabihin ng gobyerno, lumayas ka dyan dahil proyekto ng gobyerno ito. Whether you like it or not, tatamaan niyang bakuran mo. Whether you like it or not, bibilihin namin yan dahil gagamitin ng sambayanan. Wala kang magagawa. Kasi yan ang nagiging problema ngayon, mga kalsada. Yung right of way. Pag dinaanan, kunwari yung bakuran mo, pwede mo sabihin na ayoko. Ayokong ibenta ito, hindi ba? Ipaikutin mo na lang yung kalsada. Pero with this bill, itong bagong batas na ito, wala kang magagawa. Sasabihin ng gobyerno, whether you like it or not, Mr. Mariscotes, dadaanan namin, lalagyan namin ng highway itong bakuran mo, 2 lanes. So, tanggapin mo na lang itong bayad. Wala kang magagawa. Eh, batas yun. Sumunod ka na lang. Anyway, maganda ho ito ha. Abay, magandang batas po ito na mapapabilis dahil gusto ng Pangulo bago po siya bumaba sa 2022. Tapos na lahat ng mga proyekto niya na umaabot sa halos 100 na proyekto. Mga kalsada, mga airport, mga pier, mga school building, hospital, samot-sari. Ito nga lang daw ang Pangulo na puro construction ang ginawa. Wala na raw ginawa ang gobyerno na ito kundi magpatayo na magpatayo. Thank you. Eh dahil naghahabol eh. Dahil simula kay Cory hanggang kay Gloria, ala masyadong correct naipatayo. Correct ka dyan. Iba na ipatayo, yung bulsa na natayo. Parang akala mo naka-army roll yung bulsa. Sus, Mario Joseph, totoo. Oh, anyway, ayan ho ang good news dyan. Nasa linya po si Congressman Joey Salceda, ang chairman po ng Committee on Ways and Means. Dyan po sa Kongreso. Magandang umaga po, Congressman Salceda, sir. Magandang umaga po, Sir Rafi. At talagang may susumbong po ako. Erwin po, Erwin. Si Rafi, mamaya pa ho yung hapon. Opo, opo. Yes, sir. Ano po yung susumbong ko ninyo? Wala itong pandaming pera pumapasok na hindi natin alam kung saan galing at saan pumunta. Alright. Sir, unahin ko muna itong inaprubahan daw ng House Committee on Flagship Programs and Projects yung special powers. Special powers para kay Pangulo para matapos yung build programs niya by 2022. Kung what does this mean, sir? At anong klaseng powers ito, sir? Unang-una po kasi halimbawa itong ating pong sa telecommunication. Apo. Gusto ng Pangulo 40,000 towers ang nagagawa pa lang 800 kasi may mga sumasagabal po, mga subdivision, matatangkad na building ayaw magpapasok. So ay mapapasok niya na po. With this bill, sir, wala nang magagawa yung mga subdivision owners, yung mga may-ari ng lupa. Pag sinabing wala government project ito, tumabing ka na lang diyan. Correct po. Pero pwede naman kayo mag-abol, let's say, for just compensation. Oo. So, but basically po, ang ilalagay talaga, itatakda na ang programa po ng gobyerno ay para sa kabutihan ng lahat at dapat yun ang masunod. Alright. So ang pangalawa po, sa pag-procurement, ngayon po, kung minsan niya, abot po ng 465 days. Yung ating po mga procurement. So, may mga alternative modes of procurement po na pwedeng gamitin ng ating Pangulo. Kumbaga, inaano natin, virtually we're delegating to the President na yung ating pong procurement law, 79164, ay marami pong alternative modes of procurement po na mapapabilis po ang ating pong pag-procure ng mga big ticket projects po under the flagship programs. Pangatlo, yung 100 po na priority projects ng ating Pangulo sa buong bansa
na nagkakahalaga po ng halos 2 trillion, yun po ang identified ngayon, ay talagang hindi ito isang special power para sa lahat. Ito special power dun po sa 100 projects na itinalaga po ng ating Pangulo para po sa para po makahabol na ang Pilipinas talaga pagdating po sa ekonomiya. Do you think, Kong, by 2022, before the president steps down, matatapos lahat itong build projects niya, sir? Nakikita ko naman, sir, yung mga atin, lalala na ang ating pong sekretary po ng DOTR at ang sekretary po ng DPWH. Opo. Ay talaga naman ginagawa po ang lahat. At uh-huh. Talagang, alam mo, isang kahit ng hapon, daming issue tungkol sa ABS, daming issue po tungkol sa Manila Water. Mm-hmm. Kitang-kita po na ang buong mundo nakatingin sa atin dahil in-upgrade po tayo. Uh-huh. Akala natin dahil po inaaway ni Pangulo ang mga private corporations, uh-huh, yung pitch, i-downgrade tayo. Hindi, in-upgrade pa tayo from the triple B, from stable to positive. Ibig, isang kembot na lang po, A na tayo. Bakit ganun, Congressman? Anong paliwanag doon na tinaasan pa yung ating rating rather than i-downgrade, ibinabanata ng Pangulo yung mga business sector, yung mga medyo tiwali na companies, sir? Sir, ganito niya eh. Ginagawa niya lahat ng tamang strategy. Mm-hmm. Ginawa niya po yung build. Ginawa po niya yung trademark. Ibig sabihin, pagtapos po mga 10 years from now po, yung alipong mga alingas-ngas po, alam mo mga ating Pangulo kung magsalita, ang makikita ng tao ay, uy, maganda pala yung si Tira, uy, maganda pala yung Bill. So yung resulta ang titignan dyan, yung resulta. Opo, ibig sabihin, nakikita po ng Fitch na tama po, we are making the right moves and the correct policies. That is far more important. And para po mas mapabilis, kasi alam mo naman, lahat po ng Pangulo, sasabihin na, uy, nasimulan niya ni Pinoy, hindi natapos. At least masabi ko na si Presidente Duterte, tinapos yung project na yan. Mm-hmm. Uy, ito'y nasimulan. At least gusto ko maging significant realization po. Ibig sabihin, yung pagkagawa po ng mga proyekto ng ating Pangulo, eh, talagang at least pwede pong magamit na bago po siya bumaba. Magtapos po. Alright. Sir, maiba tayo yung nabanggit nyo kanina ay na maraming pumapasok na pera. Yung are you talking about yung sa mga Chinese, yung mga... Hindi lang Chinese po eh. I think last year, nauna ho kayo kaysa sa Senado. Mukhang ngayon lang binubusisi na Senado. Pero kayo yata sa Ways and Means, pinag-usapan nyo na yan as early as October, September 2019, Mr. Chairman, sir. Ngayon lang nakita kung gaano kalaki siya. Oho. So, maabot po, lampas po ng 1 bilyon, bilyar, basta na lang, kasi naman sabi ng, ako, nade-desolve ako dahil yung cost ups dun sa mga tatlong na iya. Opo. Parang relax na relax sila, okay lang, dumaan. Daanan ka na 50 bilyon pesos, okay lang. Oo. Tapos wala daw sila magagawa dahil wala naman taxes due. Oo. Wala ba tayong batas, Mr. Chairman, Congressman Salceda, na tataksan ka, na ipipenalize ka pag nagdala ka ng X amount of money, millions of money sa Pilipinas? Meron po, kung hindi mo i-declare. Hmm. Pero pag dineclare mo, sir, paano yun? Wala na. Walang-wala na. Naku. Walang tanong. Oo. Paano ngayon, sir? Pwede ba baguhin itong batas through your committee? Now, yes, sir. Nagtalaga na po kami na 5 tao para po isulat ang bagong batas patungkol po sa bulk foreign currency importation. Mm-hmm. Matagal mo ang pangalan na importing of bulk foreign currency. Sus, Mario, sir. Napakalaki po eh, dahil nung tinanong ko po yung pito na resource person from Customs, CIDG, from NBI, from MISA, MICA, that. Lahat sila pati AMLAS, lahat sila. Consensus nila, money laundering yan. Pero po lang, wala tayong nagawa. Nag-sat na sila na parang illegal pogo yan. Nagsasabi sila na parang yan ay terrorism. Kaya napakataas po, very high risk of terrorism po, financing po tayo. Naku. Ang sinasabi nila, baka hindi drugs. Kasi doon sa pito na tinatanong namin, dalawa nagsabi na baka hindi drugs. Kasi nga, dapat ang drugs, ang pera palabas, hindi na po papasok. Mm-mm. Baka hindi lang baka pagbukat-bukat natin, Mr. Chairman, Congressman Salceda, baka
funding ito para patalsikin ang gobyerno or eleksyon, Kong? Yun ang pinakatakot ko po talaga. Kasi definitely po, yung ganung klaseng pera na accounted for, basta na lang pinapasok, malay mo, hindi mo na kailangan kung ano yun yung iba dyan. Eh, i-elect mo na lang yung presidente yung gusto mo, eh, may kaibigan ka na. Nako, 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 mabuti na sa nasilip ho ninyo at pinag-uusapan na ito. Pero hindi ito lahat Chinese, sir. Mas malaki po yung meron ho tayong Rodriguez Group. Uh-huh. Meron po tayong Chinese group, Singaporean group, at meron tayong Hong Kong group. Mga sindikato talaga ito, Mr. Opo. Chairman? Opo. So, masasabi po natin na pwedeng pangalanan dyan ay sindikato. Nako. At kung ganun pong attitude nila na napaka-relax ng custom, napaka-relax po ng AMLA, kailangan talaga tayo makamba at talagang diinan natin na magkaroon po ng mga pagbabago dito. Right. Congressman Joey Salceda, Chairman, maraming Committee on Ways and Means. Salamat po. Maraming salamat po, sir. Salamat po. Thank you po. Nako, sus Mario Sef Biro, mabilyon-bilyon na po pasok. Wala tayong kinikita. Basta i-declare lang. Pagsabihin ni Ching Bong Ha, may dala 1 billion na peso si Sa. Wow. Walang, basta dineklara niya lang. Wala tayong komisyon doon. Pag hindi dineklara, ayun, may komisyon. Pero pag dineklara ako, may dala 100 billion Wuhan money, ha? I approve. Basta i-declara lang. Nasa linya si Congressman Eric Goyap ng Axia Espartiles. Siya po ang Vice Chairman naman ng Ways and Means Committee.